So mga kapatid, dito tayo sa Honda booth right now, and check out natin itong bagong Click 160. This is the matte red version, and the CBS edition. Tingnan nyo naman, mas brusco yung harap, mas malapad yung dating, lalo na dito sa harap niya. Pinalaki to, napansin ko to. Pinalaki yung visor niya dito, and hiwalay na yung turn signals dito, putol siya yung headlight niya. And maganda, ganun pa rin, dito meron pa rin park brake lock tulad ng dati dahil drum brake yung likod nito. Ito naman, conventional disc brake pa rin. And ito, ginawa na nitong matte red. Yung last time kasi nito is gloss part, tapos gloss rin yun nandito sa may baba. Okay din ang combination, no? Meron pa rin tayong step board, nasa ilalim pa rin yung lalagyan ng battery. Dati dito yan, dito sa may right side, pero ngayon nasa middle na, no? Mas lumapad siya ng konti. Tapos yung seat height nito is medyo mas mataas ng bahagya kesa dun sa previous version. Mas maganda ngayon yung upuan nito. Mas malapad, mas firm ito. Tapos meron na nitong contour, oh, dito. Mas malalim ang contour na to kesa dun sa previous edition. Tapos ito, ito napansin ko, yung digital panel niya, same pa rin ito nung version 2 na inilabas. Pero okay lang kasi it works naman on the previous version, so why not irritate na lang, di ba? Maganda rin, no? Tapos dito, since ito yung 160cc na variant, meron pa rin tayong idling stop and start system. Tapos dito, meron tayong bucket lid dito para ma-open ito, pupush mo siya pababa. Tapos dito, yung compartment, nalalagyan mo ng phone. Meron itong USB port para sa pag-charge ng iyong mga devices. Ito, keyless na rin siya. Parang pares din nung version 2. Tsaka ganito rin yung sa may ano, ADV 150 at PCX 160. Dito rin yung emergency key niya para sa undersea compartment. Meron pa rin tayo dito malawak na lalagyan ng mga bottled waters natin. Tapos ito, conventional pa rin yung position ng ating buttons, the middle, yung horn, high beam and low beam, and turn signals. Ito, dito naman niretain pa rin nila yung turn signal na magkahiwalay dun sa rear brake light, no? Pero okay, naganda nito. Tingin ko mas malaki na yung rear brake light saka sa previous version. Tapos yung rear fender niya, ganun pa rin, tulad ng version 2. Bakal pa rin ito, mas matibay pa rin yan. Mas sporty yung dating, no? Tapos kung titignan natin dito sa may muffler niya, tulad siya ng muffler ng PCX-160 tsaka yung radiator cover ng PCX-160. Ang magaganda dito, kesa dun sa compared mo sa version 2 na Click, meron na siyang tire hugger, oh. Oh, diba? Yung sa version 2 kasi, napakaliit. Okay, tapos same lang din ng airbox filter ng PCX-160. Since pares lang naman sila ng makina na ginagamit. Ganun pa rin dito pa rin yung emblem na Click 160. Mas malapad ang bahagya ang dating niya. Mas malapad ang gulong niya. It's 120x70x40. Tapos medyo madilim lang dito, pero colored yung mags niyan. May pagka bronze matte. By the way, lahat na ng ilaw nito is LED turn signals, headlights, taillights, lahat dito LED. Digital instrument panel, nabanggit ko na yan. So ito mga color variants available natin dito. Lahat ito is CBS. So ang SRP nito is 116,900 pesos. So hopefully soon makareview tayo nito sa ating channel. Ito naman yung 2022 edition ng Honda Wave RSX. It's a 109cc to be specific. Maganda to pang bakbakan sa mga malulupa at ang mga uneven pavements o roads dito sa Pilipinas. Maganda na rin na itsura niya, no? May pagka-modern na analog instrument panel pa rin siya. Pero okay lang kasi ang price point lang naman ito is mababa. This is the Honda Wave RSX. Dito naman mga kapatid, ito yung Honda CBR650R. If you remember dun sa aking vlog, dun sa may opening ng Tondo Gagalangin na dealership, ito yung nilaunch nila ng bago sa kanilang lineup, which is the CBR650R Fiery Red. Diba? Ang ganda, oh.
So mga kapatid, dito tayo sa Suzuki Booth. Check out naman natin itong Suzuki Avenis. Ito yung pearl white nila. Kung titingnan natin, ito yung headlight nila, high beam and low beam, LED yan. But yung turn signals, andito siya sa handlebar. Bug type ang signal lights niya. Then ito yung gulong niya, 12-inch. Parehas lang ito ng gulong nito sa harap at yung likod ng Suzuki Bergman. Sa in-person pala niya is malapad siya tsaka malaki-laki. Hindi sila masyado nagkakalayo nung Suzuki Bergman. Tapos ito, digital instrument panel na rin. Although napansin ko, yung sa Thailand or yung sa Indonesia model nito, merong turn-by-turn indicator pero dito wala. Pero okay lang. Tapos ito, yung kill switch niya. Dito yung high beam and low beam. And ito, conventional. Yung nasa gitna yung turn signal sa sasababa ang horn. Ito yung emblem niya. Ito yung susian dahil hindi naman ito keyless. Tapos ito, meron siyang hidden compartment or glove box na ang ganda, USB type na rin yung charging port niya. Hindi ka nabibili ng accessory pa para makapag-charge. Kasha rin dito, tinito mga 250 to 300 ml bottle. Secured place din yung mailalagay mo. Tapos ito, meron ka palalagyan, siguro additional 200 to 250 ml na bottled water. Side mirrors is okay, manipis pa rin yung stem. Okay lang naman yan. Then, tingnan natin sa may compartment niya. Ayan, malalim, no? Malawak. Meron na rin itong slot ng para sa mga papers. Ganito din yung layout ng Bergman eh. Malalim rin, tsaka okay din naman. I don't know kung kasha yung half-face dito. Pero kung di naman, pwede mo siyang ilagay dito sa may helmet hooks dito sa ilalim. So kung magtataka kayo nasa yung posisyon ng gas o ilagay ng gasolina niya, isan dito. Ayan, so meron itong susi dito sa gilid. You just have to turn it clockwise. Magpa-pop na to. So nakausap natin kanina yung taga Suzuki. So kapag kung gusto natin in the future na maglagay ng top box dito, syempre gagawa daw ang Pilipino ng mga bracket para maging compatible at malagyan ng top box ito nang hindi nakaka-distract dito sa or nakakatama dito sa may gasket. Yung upuan niya firm, malapad at malambot, malalim rin. Tsaka two-tone siya, no? Meron siyang light gray dito and dark gray dito sa area na to. May konting contour din dito. Again, malaki yung stepboard, malapad. And ang hooks niya is para dito, ang laki, oh. And meron din dito carabiner style. Meron din itong park brake lock, oh. Sa Bergman, wala eh. Since meron siyang park brake, meaning meron itong drum brake sa likod. Pero ito, disc brake yung harap niya. Meron din siyang mini visor sa harap, no? Tingin ko hindi naman masyadong gasgasin to kasi naka-black out eh. Hindi siya masyadong clear. Handle grips are okay. It reminds me dun sa Suzuki address ko dati. Ito ang kanyang muffler. Same design ng muffler cover ng Bergman. Tapos ito yung kanyang air-cooled because this has a 125cc air-cooled, fuel-injected, no? Meron na rin itong Suzuki Eco Performance o SEP. Ang SRP nito, by the way, is 77,900 pesos. This is the Suzuki Avenis. Dito naman tayo mga kapatid sa Suzuki Bergman. Ito yung bago nilang color, which is the burgundy red. May pagka-match siya, no? Ganun pa rin ang sura niya. Pero napansin ko, itong part na to, ito, this one, pati yung sa gilid, pati ito, imbis na chrome or gray, ginawa nilang black. Ganun pa rin, clear visor. Ganda, gandang tignan nito kahit maliit lang siya. LED, yung ditong headlight niya, meron siyang eye line dito, but the turn signals na nasa baba are still bulb type. This has a 125cc air-cooled, fuel-injected SEP engine. Same sila ng makina ng Suzuki Avenis. Ang kinaganda dito, maxi-scoot type siya. Meron na rin siya dito na pwede mong extend yung paa mo kung sakaling gusto mong i-long ride ito, no? Ganon din, may compartment din ito na glove box, charging port. Pero ito, kailangan mo pa ito ng adapter para makapag-charge ka. Ang pinagkaiba nito sa dating edition ng Suzuki Bergman, ang dinagdag dito hindi lang colors or ito, yung mga accent, kundi meron na rin itong
side stand kill switch. Dun kasi sa dati is wala. So if you want an affordable but capable na maxi scoot, Bergman 125 is for you. Meron itong SRP na 80,900. So mga kapatid, nandito naman tayo sa booth ng Kimco. Check out natin itong nilaunch nila nung day 1 ng Makina Moro Show. This is the Kimco DT X360. Dalawa variant nito, no? Pero ito, this one on display is yung 360cc variant. Ganda ng itsura, no? Para siyang touring type pero at the same time sports bike. Yung accent ng orange niya bagay na bagay doon sa pagka matte black nung motor. Dual shocks din sa likod, napakalaki ng muffler, naroon yung muffler cover, napakalapad. And tignan niyo yung handlebar cover niya, laki. LED na rin yung harap niya at meron din siyang eyeline. Digital instrument panel na rin, pero syempre hindi activated yan ngayon dahil naka-display lang siya. Ito yung side mirror niya. Gusto ko talaga side mirror nito. Hindi lang siya basta stem type, o parang nilagay lang. Ang ganda eh. Look at the buttons, halos same ng AK550. The handlebar cover, pero siya hindi siya naked. It reminds me dun sa Kimco Exciting or Kimco CT300. Parang ganito. Meron din siyang handguard cover, no? Para kung magte-training ka, protected yung knuckles mo. And meron din siyang adjustable brake lever. Keyless na rin ito. Malaki din. Tapos ito yung gas tank niya. Ito yung buwan niya, lapad, grabe. Ilang dangkal yan? 1, 2. Parang dalawa hanggang dalawa't kalahati. Extended rin yung footboard, pero medyo pag dumating na dito, manipis or hindi ganun kalapad. Ang SRP pala nito is 239,000 pesos. This is the Kimco DT X360. So mga kapatid, ito naman yung chassis and yung engine ng KRV 180. So kung titignan mo, yung belt niyang yon is exposed, no? Ito yung chassis niya. Ganda rin, no? Napaka-uniform. Tapos ito yung pinakamakina niya. Kung mapapansin natin, ito, yung shock absorber niya is talaga naka-incline. By the way, this is a mono-shock shock absorber niya. Tapos ABS na rin yung likod, no? Ganda. Tingnan niyo naman yung gulong niya, ganyan kakapal. And up bronze din yung mags. Dito naman tayo mga kapatid sa booth ng FKM. Let's check out this ADV 150 by FKM. Ito yung 150cc liquid cooled 4 stroke and 4 valves na adventure bike ng FKM. Ganun pa rin, adjustable windshield nandito. Meron siyang eyeline na nandito, LED rin. Ang kinaganda dito yung turn signals nito. Kapag nagto-turn signal ka, hindi siya yung turn off, Sequential yung kanyang turn signals. So napakaganda, parang sasakyan. Tapos meron na rin siyang beak for off-road style. Yung pinaka-premium model nito, merong camera yan sa harap. Pero this one, I think, wala dun sa mismong display nila. Ganun din, tingnan nyo. Naked handlebar rin niya. I think this is a 28mm na kapal. Tulad din ng Honda ADV 150. Digital panel pa rin. And keyless this time, ito. Tapos meron din, kaya ganda nito, may charging port dito sa labas, no? Tapos meron din charging port dito sa loob. Ang isa sa mga highlights nito, hindi mo na kailangan bumili ng bracket kung maglalagay ng top box. Kasi supported na siya at meron na siya built-in once na binili mo ito out of the casa. Para din Showa shocks, oh. Ganito rin, yung traveling distance niya is matangkad at mahaba. And tingin ko maganda rin ang suspension nito. This is a quick overview of the FKM ADV 150.
ko lang sa inyo itong nadaanan ko na booth dito sa TVS. Ito, mapakita ko lang sa inyo quickly lang itong TVS N-Torque 125. Kaya gusto ko lang ipakita sa inyo kasi ito yung para sa akin, ha, ito yung pinaka similar o pinaka competition ng Suzuki Avensis in terms of design, in terms of power, actually lalo na nga yung gas location or gas cap na nandito rin nasa likuran. So ang similarity niya, yung location mismo ng headlight, pati yung turn signals nandito rin sa manibela, pareha sila. Lalo na yung doon sa may gas cap is andun din sa taas. Ang pinagkaiba lang nito, mas malaki yung gulong nito, lalo na sa likod nito. Although single shock absorber siya, okay na rin. Tapos sa siguro pinaka main na advantage nito over the Suzuki Avensis is yung Suzuki Avensis kasi meron siyang two valves, 125cc. Ito 125cc rin, pero meron siyang three valves. Diba? I'm not expecting that kasi diba usually yung mga motorsiklo ngayon, two valves, tapos pagdating na dito sa mga susunod na 150cc categories pataas, four valves na, diba? Sa ano, best of both worlds, meron siyang two valves, additional one. So meron siyang three total. Okay, no? This is the TVS N-Torque.